Si Ivana na mahilig magpasikat. Si Ivana na mahilig mangakit sa mga upload niya, mga videos niya. Si Ivana na panay chismis ang ginagawa, no? Si Ivana na walang ibang ginagawa kundi magpa-cute sa kanyang mga uploads. Si Ivana na maraming kaaway, no? Si Ivana na hindi sikat, no? So mga kabagos, ito yung palagi nating naririnig sa mga talagang against kay Ivana ng mga channel. Maraming mga channel dyan na against kay Ivana. Hindi ko na lang i-mention yung mga pangalan, no, ng mga walang muka na sinisiraan talaga si Ivana. Pero look at what Ivana is doing right now. Ibang iba sa mga paninira nila. Just keep on watching mga kabagos at ipapakita ko sa inyo kung bakit. Hi mga kabagis, welcome back to my channel. Dito tayo sa ating kulungan ngayon. Pero maiba tayo for this video mga kabagis. Hindi tayo mag-upload about baboy, farming or whatnot. Ang gagawin ko ngayong umaga mga kabagis is magbigay ako ng reaction sa isang video ni Ivana Ilawi. Itong video ni Ivana Ilawi, nandyan yung kanyang thumbnail. So for a couple of days lang ha mga kabagis, umabot ito ng 8 point something million views na, which is extraordinary na video yan mga kabagis kung tutuusin. So atin pong tingnan yung mga couple of scene doon, pero hindi ko na lang ibigay yung video kasi makapiright tayo. So yung mga pictures na lang na nagbigay siya ng pera kasi parang kumbaga kung mayroong magbigay ng 20 pesos, ano ba yun, magiging ano ba yung 20 pesos 2,000, or basta yung magbigay ng 100 maging 100,000. Ang 100 is 100,000 niya, ang 1,000 is maging 1,000,000 pesos, which is tinotoo naman at ginagawa naman ni Ivana Ilawi. And I hope, no, na mapansin itong video ni Ivana Ilawi at mabigyan din tayo ng biyaya dyan sa blessings niya, kasi napaka grabe, no? Kung tutuusin, maraming mga Pilipino ngayon na mga vlogger na talagang mga ilang million na yung mga subscribers nila, ilang mga million na yung mga views nila in a span of hours, no, days lang. Pero iba si Ivana Ilawi mga kabagis, napansin ninyo, for a couple of days lang 8.5 million na. Mayroon pa nga dyan, hindi ko na lang i-mention, mga 10 million na yung mga subscribers nila, ng mga Pinoy din, na mga kasabayan ni Ivana. Pero ilang days ang lilipas, umaabot lang ng 1 million, 2 million, 3 million views. But si Ivana po, napakaganda, no? Napaka-inspiring, mga kabagis, yung kanyang mga videos and mga content na naisip ni Ivana Ilawi. So, ipiniflix ko ito, mga kabagis, kasi gumagawa ako ng reaction na kagaya nito, hindi dahil sa nainggit tayo or gusto natin gayahin, kundi panawagan ito sa lahat ng mga mayroong channel ng mga Pilipino na ilang million na kayong subscribers meron. Kasi kahit anong gawin niyo dyan sa channel na yan, kahit matulog kayo, i-upload niyo yung pagtulog niyo, kikita pa rin kayo dyan. May manunood at may manunood pa rin talaga sa inyo. Correct me if I'm wrong. Comment down below kung tama or mali yun. Pero I also don't want to judge you. Yung mga maraming mga subscribers na mga Pilipino na kumikita na rin sa kanilang mga channel na hindi kayo tumutulong. I know for sure na you have your own way na tumutulong kayo. May mga pa-charity kayo. But to be honest with you, ang mga karoon ng charity is that different, napakalaking ano yan, mayroong napakalaking diferensya doon sa kung ikaw mismo ang mag-handover sa pera sa taong gusto mong tulungan, like what Ivana did, no, yung buo. Kasi kung ipadaan mo yan sa charity, correct me if I'm wrong, kung ipadaan mo yan sa charity mga kabagis, for example 1 million mo, ang makarating na lang dyan sa
gusto mong tulungan is hindi pa mga lahati yan. No? Yun yung realidad sa charity. Hindi yan buo. But hindi ko naman nila lahat. May mga charity na gumagawa talaga ng tama. Pero karamihan ng mga charity, one of the best example na maibigay ko sa inyo mga kabagis is yung nangyari kay Norman Mangusin. Gumagawa yan ng mga charities and all, pero ginagawang kapagpirahan lang yung mga charity na yun. But too much about Norman Mangusin kasi ayoko namang gawin yan na content. No? Ibigay ko lang na example yun. So, ang ibig sabihin, ang main purpose why I'm uploading this video, mga kabagis, no, is that to, kumbaga, chine-challenge ko at nanawagan ako sa mga vloggers na marami yung subscribers, million yung subscribers, that you do the same. To do the same what Ivana did. No, hindi man sa gusto kong i-film ninyo yung pagbibigay ninyo, but to the point ba na ikaw mismo mag-handover sa pera na tulong mo sa mga tao. So yun mga kabagis ang aking ibig ipahatid dito, and I hope no na mapansin tayo at i-share nyo tong video na to at makarating to kay Ivana, kasi napaka saludo talaga ako kay Ivana. Yung bang napifeel niya yung pagod, yung hirap ng mga Pilipino na hindi kaangat, hindi kasing yaman niya, hindi kasing blessed niya, or hindi kasing dara yung mga naranasan nila sa buhay kagaya niya at kagaya nyo rin ng mga vloggers na kumikita ng million sa channel ninyo, no? Mga kabagis, hindi kailangan na magkaroon ka ng 100,000 subscribers, 1 million subscribers, or ilang million na subscribers for you to start doing charity works, no? Yung bang pagbigay tulong sa mga nangangailangan. You don't need to build a company for a certain charity na gagawin mo. You can do direct, no, na tulong sa mga madaanan mo, sa mga taong kailangan mong mabigyan ng tulong. At I don't want you to be a hypocrite, no, na lahat na lang ng gagawin i-film mo or i-vlog mo. What I'm trying to say here, mga kabagis, is that share your blessings naman, na kung pwede i-share yung blessings niyo, no? Again, I'm so touched with the video, yung vlog ni Ivana, kasi to be honest with you, mga kabagis, nakilala ko yan si Ivana Ilawe, na subaybayan ko yan siya nung kasagsagan ng pandemic. Hindi ko masyadong ano si Ivana kasi nga hindi naman siya ganun kasikat na artista, at saka hindi siya masyadong nakikita sa television, unlike ni Alex Gonzaga. Si Alex, maganda talaga yung kaniyang build, I mean yung starting niya as a vlogger. Nakilala siya sa TV, may mga fans na siya, and then paggawa niya ng channel yan, patok ka agad. But si Ivana, iba yung kumbaga banat sa kanyang channel, at isa yun sa napakagandang nakita kong inspiration. Isa sa mga na-touch din ako na sinumbaybayan ko si Ivana, yung bang goal niya sa kanyang pamilya, goal niya sa kanyang mga kapatid, yung biligyan niya ng sariling lupa, may mga ano pa yun, mga biligyan ng regalo niya yung kanyang ina, na mga talagang ano talaga, yung bang high-end ng mga, alam mo yun, yung bang napakagaling talaga. So I hope na mayroon akong nabigyan na ano dito, pansin. And again, kinontent ko ito, nagbigay ko ng konting reaction regarding doon sa video na ginawa ni Ivana Ilawe. Kasi nga, mga kabagis, talagang doble-doble yung balik sa kanya. Imagine niyo, for just couple of days, 8 point something million, and for sure, mag, ano yan, 10 million, 20 million yan a couple of weeks from now. So, magkano yung naibigay ni Ivana doon sa tulong sa mga tao na yun? Times 10, times 100 yung balik sa kanya. Yun yung ibig kong ipahati dito at i-point out dito, na kung tutulong tayo sa paraan na bukal sa ating kalooban, i-video man natin yan o hindi, God knows our heart. May kita ng Panginoon yan, at
definitely maibigay sa inyo yung nararapat sa inyo at kumbaga yung mga biyaya at blessings na dapat ninyong ma-receive. Hindi bulag yung Panginoon. So yun lang po. Again, sa case ko, maliit pa yung channel ko, hindi pa ako ganun ka well-financed to do that, to do the same with Ivana. But hopefully yung mga panawagan natin sa lahat ng mga YouTuber dyan, ng mga ilang millions na yung subscribers ninyo, please do the same, no? I-fail mo nyo man or hindi, kayo na ang nakakaalam niyan, no? Panginoon na nakakaalam niyan. And look at what Ivana did, yung balik sa kanya talaga. 100,000, I mean 100 times folds yung balik sa kanya na blessings sa ginawa niya na ganung paraan sa pagtulong ng kanyang mga na-meet na mga Pilipino, na mga kababayan niya na talagang nangangailangan talaga. So yun lang po mga kabagis, and again I hope ma-recognize, I mean mapansin tayo, no? At maano tayo, maraming makapanood na mga big time na mga YouTuber din, and then we will do the same. Again, ang purpose naman dito is hindi tayo mag-competition, kundi ma-reach natin or ma-reach out natin yung mga Pinoy, mga kababayan natin na talagang walang wala at nangangailangan talaga ngayon sa panahon na ganitong panahon na dumaan yung pandemic, nandito pa ngayon yung pandemic, hindi pa talaga totally nawala. So marami po talagang Pinoy na kailangan nating matulungan sa kahit saang sulok ng ating paligid, no? Kahit saan ka nakatira ngayon, tingnan mo yung corners ng mga dadaanan mo, makikita mo sila. Kung may capacity ka din, do it, no? Again, ang balik sa inyo niyan is hindi mo talagang hindi mo lang mapansin na napakaganda yung balik niyan, yung impact niyan. Alright? So, I hope mayroon kayong mga kabagis, no? Comment down mga kabagis kung ano yung reaction nyo dito sa video na to. And thank you so much for always watching my channel. If this is your first time here in my channel mga kabagis, please do subscribe. Like yung video, subscribe. Then you hit the notification bell para mag-notify ko kayo every time na may mga uploads tayo mga kabagis sa channel na to. Thank you so much again and have a great day. Alright.